Alas 12 na tayo uuwi. Oh, sige, Lorraine, galing ka pa saan? Sige nga, share ka lang kung ating background, tsaka ano. Ba't sobrang excited ka? Bakit parang ibang-iba yung gigil mo, yung energy mo ngayon? Ganun, oo. Relax. Breathe in, breathe out. Okay, sige, okay. Sa dami ng apply mo. So, ngayon, first time mo nakarating ng HO. Yes, go! Kailan ka pa nag-member? Last year. Tapos first time mo. Pag ako na bad trip, dudura ang gata. Hindi. Palapakan nyo nga si Lorraine. Grabe. Congratulations ha. Iba ba yung energy na nakapunta ka dito? 18 hours biyahe mo. Tao pala yung mga nasa Zoom. Akala mo, ano? Decoy lang, gano'n. Sige, oh. Sige, upo ka na doon. Palapakan si Lorraine. Enjoy mo yung training, ha? Grabe, 18 hours, guys. Binyahe ni Lorraine ba? Tama ba? Ha? Lorraine, no? 18 hours ba? Kailan ka bumiyahe? Stoy, naka-live tayo, guys! Ang kamay! Naka-live tayo, Lorraine! Naka-live via telecast tayo, baka naabot ka sa principal mo. Anyway, grabe guys, no? Yung mga bagong members, bakit ganun? Bakit? Oh, guys, pasensya na kayo. Excited lang si Lorraine. Tingnan mo ngayon katabi mo ko. Excited din. Ayan. Alam mo, isa sa mga na-appreciate ko ngayon, ang ganda at gagwapo nyo ngayong gabi. Di ba? Iba ba yung pakiramdam? Iba yung energy? Ayun! Diba? O diba kasi last week, diba, nag-encourage ako sa inyo na maganda pag naka-posture tayo, naka-postura tayo pag pupunta sa office, diba? Para yung energy talaga, ibang level. Yeah! Hindi mo naman kailangan mag-LV kung wala ka pang pambili ng LV, diba? Hindi mo naman kailangan na magsuot ng mga mamahalin. Ang importante, diba, iba yung energy mo kapag naka-business, ano ka na, attire ka na, diba? O, pansinin mo, parang grabe, hindi pa ako po. Nasa lounge pa lang ako, nararamdaman ko na yung energy niyong lahat. Diba? Meron bang galing sa malalayo bukod kay Lorraine? Saan? Ay, kasi... Ayan ko, ma'am. Ano po? Saan po galing si ma'am? Ano pangalan, ma'am? Hello! What a people! It's showtime! Ito. Ma'am, hindi to ABS ha. Real to. Okay. Ayan, sige. Pangalan, ma'am, pangalan. Coach! Ano na? Ano, nandito na ka sa harap ko. Ayan. Galing pa pa ako na Katanjores! Oh! Sa buhay ko. So, thank you! Nandito ka sa harap ko! Thank you. Anong name nyo po? Ano name? Geraldine po. Geraldine. Si Ma'am Geraldine. Palapakan na si Ma'am Geraldine. Galing pang Katanduanes. Si Ma'am, galing taga saan naman? Ha? Galing din niya? Oh. May energy
energy din ko. Ay, may energy din. Yes. Sige, ma'am, pakilala ka naman sa kanila. Yes, kami mo ang mga galing ikon sa pangalan ng Mountain. At ang pangalan ng Mountain sa sabon ko ni. Uy! Grabe! Ano na yung malit pa? Ano na yung? Pa? Ano po pangalan? Pangalan ko po mahaba, Maria Bernardita Balean, teacher po. Ah. Pero ang tawag ko sa akin, Da. Ah. At malamit na mag-resign! Grabe! Si Ma'am Da, grabe, no? Galing Pambicol. Yes! Palakpakan naman natin si Ma'am Da, galing Pambicol. Diba? Grabe, oh. Parang yung malalayo, yung pa yung malalakas yung energy. Yung mga galing QC, parang di ko maramdaman. Yung mga, ha? Ano yung? Ano yung? Oh, galing Launyon. Ano pangalan? Coach April. April. Kano yung grupo mo? Coach kay Coach Jomari, Coach Jonathan, Coach Yuki! Kailangan mo to? Ano na yung mo? Ano yung? Galing po kami elevate kahapon. Ah, galing ka sa training kahapon. Kabatch ko po si Ma'am Lorraine. Ah, kaya pala power na power kayo. Uy. Tinuro sa inyo doon. Ari ko. Taga lang po. Meron pong professional piyan. Joke lang, joke lang. Ano pong pangalan, ma'am? Saan galing? Galing po ako ng City of Love sa Baco City, Albay Bicol. Albay Bicol. Ano pong pangalan? My name is Weng Romeo, teacher one. Oh. Weng po, Weng. Si Ma'am Weng. Para pangalan si Ma'am Weng. Yapa ko. Grabe! Uy! Singinin mo yan, ha? Grabe! Ayaw na talo talaga! Ayaw talaga matalo! Sige! Sige! Simula kayo hanggang mamaya, magpapakilala na lang ako, ha? Sige! Hindi, sige, sige. Last na to, pakilala ka, ma'am. Ano name? Saan po galing? At ano pong background? Batangas. Yes! Ala-e! Galing kami sa Batangas, eh! Ala-e! Ala-e! Sige po, maupo na po kayo! Palapakan natin si Ma'am! O, diba? O, guys! Upo na kayo! Hindi tayo matatapos sa training natin! Magsabay na kayo dito! Magsabay na kayo! Last na to, ha? Ako yung training nyo na, babad trip ako sa training nyo. Grabe yan, good! O, sige. Ano ba, magkagrupo ba kayo? Hindi ko, hindi. Ay, hindi ba? O, sige. Grabe yan! Ito lang, ha. Ang usapan natin, last na to, ha. Lenny, BBM. Nagugulo ka siguro, pala yung mask mo. Saka talaga, BBM o Lenny? BBM notes! Oh,
Anong brief mo? Pula ba yan? Kasi, hindi, wag mo nang pakita. Ah, sige, pakilala ka ma'am, pakilala ka lang. Ako ko, si Mang Pani from Chaong, Quezon. Oh, grabe. Connie! Palapakan naman si Ma'am Connie! Galing kanino grupo mo, Ma'am Connie? Team Unstoppable po ako, Coach. Ah! Under Pony! Grabe! Under Pony, Coach Shirley, kay Coach Riza, Coach Timmy. Ah! Palapakan naman natin! Oh, supportahan niyo, grupo niyo. Oh, ikaw naman, Lenny. Ay! Solid BBM, Coach! Panila ang sinuko. Tigilan nyo na! Hindi tayo matatapos! Ano? Ano? Coach, first time ko po na umatay sa ano, sa ganitong one day habit, Coach. First time. Dati, nanonood na ako sa online, kaya nandito na ako! Nakakapalit! Ah, sige. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Bricks Roldan, Coach. Bricks. Bricks, ano masasabi mo sa lahat na naka-online ngayon? Ngayon, limang feeling ng online ngayon, limang klase, grabe! Ngayon, siyempre, first time na, online, offline na, makakas mo, hindi ko sa'yo! Grabe! Grabe yung energy nyo ngayon! Ano ba mga kinain nyo bago kayo nagpunta dito? Coach, nag-elevate po ako, Coach! Ah, nag-elevate! Grabe talaga! Palapakan natin si Nixon! Oh, palapakan natin, palapakan natin! Thank you, Coach! Guys, alam mo, tigilan nyo na. Oh. Pangalan! Pangalan! Hey! Anong pangalan? Ito po ako, I'm Melissa Parocha po. I'm Melissa. Teacher 3. Teacher 3. Bigos National High School po sa Rizal. Okay. Rizal, kes Rizal. Guys, si... Coach Sel Panise. Ah, si Sel. Palapakan naman natin si Ma'am. Galing Pangkeson. Ay, Rizal. Grabe. Ayan! Thank you, ma'am! Oy! Eto, pag may sumunod na, uuwi na ako, ha? Ah, sige, ma'am, pakilala ka lang. Ah, Coach, grabe talaga! From Muntinlupa. Yan! Ako po si Santas from Bureau of Correction, proud to be Royal! A place, nandito ako. Ah, diba, Coach? Coach, thank you, Coach. Palapakan natin, si Ma'am. Grabe. Alam mo, sobrang taas ng energy nyo. Alam mo, feeling ko kay susuko ngayong gabi. Last day na, wala nang lalapit. Pero nakakatawa kasi grabe yung energy. Siyempre, di ba, lalo na pag galing sa malayo, di ba? Yeah! Alam mo, ako naniniwala ako, dyan ka talaga titibay. Pag nag-network ka, yan po kasi nagpapatibay sa amin eh. When we started the network, ako po, way back 2008 pa ako nag-start. Sa ibang company pa ako nagsimula. Diba? Pero nung nagnaranasan ko yung mga ganyan, yung babiyahe ka, diba? Grabe talaga. Kaya na-appreciate ko po lahat ng bumiyahe galing malayo. Palapakan niyo yung mga sarili niyo. Okay. Hindi ko alam kung talagang paano ka niyaya nung apply mo, diba? Maka kinidnap ka ba? Sinakay ka ba sa bank? Sinako ka ba? Alam mo yun, hindi ko alam kung paano. Pero at the end of the day, diba? Ang importante, nandito ka ngayon. And sulitin natin yung oras natin sa gabi na to para at least, alam mo yun, marami akong gusto i-share sa inyo. And gusto ko talaga na makinabang lahat, lalo na pati kahit na yung mga nag-online, makinabang din kahit naka-online, di ba? Pero sabi ko nga, guys, sa lahat ng mga nag-online ngayon, mas maganda maranasan yung makarating dito sa office. Di ba?
Kasi iba po, lalo na yung sinong first time nakita ng building natin, tasa kamay. O, oh, di ba? Mga galing probinsya, nakita mo yung building, hindi na kinuwento, hindi na nakita sa slideshow. Tanong, nakaka-proud po ba? Partida, hindi pa po fully operational yan. Tama. Diba? Ibig sabihin, may mga rooms pa tayo na hindi pa fully functional kasi dahil nung nag-pandemic. Pero, ito po yung nakaka-proud sa Royal. Meron po tayo sariling building. Yeah! Guys, this is an ordinary Monday training. Ibig sabihin, diba, hindi po ito yung sobrang special na training, pero imagine, gano'n tayo karami, nagkasa tayo lahat. Yeah! Oh, ito malupit, nainitan ka ba? Yeah! Bilangin mo yung aircon sa paligid mo, tingnan mo kung gano'n karami. Yeah! Yan po yung nakaka-proud sa negosyo natin, tama? Oh, ito malupit, magkano lang nilabas mo? Kaya minsan, nalalakihan ka sa 130, ang tanong, 130 nilabas mo, may sarili kang building, nalalakihan ka. Baka yung lahat ng aircon pa lang dito, yung 130 mo, baka dalawang aircon pa lang yun. Against yun po? So sana ngayong gabi, no, ma-appreciate nyo, lalo na sulitin natin yung mga galing sa malalayo. Diba, hindi ko alam kung babiyahe pa ulit kayo pa uwi, o magstay kayo dito, matutulog muna kayo dito. Pero ang point ko po ngayong gabi is, i-share natin sa isa't isa yung energy. Yes! Diba? Walang uuwing, hindi baliw. Yes! Diba? Lahat dapat tayo talagang pagkatapos nitong training na to, lahat tayo excited. Yes! Actually, pag nag-network ka, yung po ang susi ng negosyo natin, dapat excited ka lagi. Yes! Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ka na ba? Yes! Oh, di ba? Oh. Kasi guys, imagine, kasama nyo dito sa harapan yung mga apply, ay nandiyan sa likod yung mga apply nyo lahat. Di ba? Nakikinig din, kasama nyo, kasama natin, magkakasama tayo lahat. Sa totoo lang po, bihira na kami magkita-kita talaga ng mga apply nyo. Sobrang busy rin namin pare-parehas. Kaya this is, na-excite din kami kasi this is the only chance also na magkakakita-kita kami kasi kanya-kanyang probinsya na yung pinupuntahan din ng bawat isa eh. Diba? Yung iba galing pang Mindanao, yung iba nagpunta ng Iloilo, ng Bacolod, ng Visayas. Diba? Tapos magkikita-kita tayo dito sa head office. Kaya iba yung energy. Oh, diba? So ako po, excited ako ngayon kaya gusto ko na simulan yung topic ko. Diba? Excited ka na ba sa pag-uusapan natin? Oh, ang unang topic natin ngayon, 'di ba? Ang nakalagay po sa poster, ano nakalagay sa poster? Ha? Oh, yung iba hindi niyo alam. How to close a deal? Sino po dito medyo nahihirapan mag-close ng deal pa? Sige nga, be honest, taas ang kamay. Sige nga, bakit kayo nahihirapan mag-close ng deal sa tingin mo? Sige nga, you can share, ha? Kasi guys, itong training, para to sa mga bago at para sa mga luma. Para sa inyo lahat to. Okay? Kaya okay lang yung mag-share kayo para at least alam natin kung paano natin, paano ko po kayo matutulungan kasi this is the only way also that I can teach you how, kung paano ko po nagawa dati. Kasi hindi naman po ako aabot ng 200 million kung di ako marunong mag-close ng deal. Tama ba? Oh. So, paano ka ba matututo? Sige nga, ano, saan kayo nahihirapan sa part ng pag-close ng deal? Sige, you can raise your hands. O, sige, galing muna sa malayo, silitin natin. Mga iba't ibang objections, coach. Ano yun? Paano mo i-handle? Yung mga iba-ibang? Objections. Objections. Sige nga, bigyan mo ako objections. Teka lang, siya lang kausap ko eh. Walang pera, ano pa? Busy, ano, di ko linya. Wala akong time. Okay, magkali naman tayo. Pag sinabi na sa ito, hindi ka na makasagot. Ay, wala akong oras sa ganyan. Sa totoo lang, sobrang busy ko ngayon. So, pag ginanong ka na, ay, busy ka ba? Okay. Ganun ka na. Tama ba? Ay, busy ka?
O sige, okay lang yun. At least, pinagbigyan mo ako. Oh, pag sinabi na, ano, pag-iisipan ko. Oh, nasasabi ba sa inyo to? Yes! O sige, pag-iisipan ko, ano sinasagot mo? Okay. Sige, pag-iisipan ko. Okay. Sige, pag-iisipan mo. Ang galing niyo talaga. Yayaman kayo talaga niyan. Oh, sige. Kasi alam ko po, karamihan, ito ang problema ngayon. Kasi kaya ito yung ginawa kong topic. Kasi baka mamaya naninibago ka from offline to online. Tama? Alam mo, hindi ko po talaga maiwasan noon. Napapansin ko talaga yung mga nag-ayos at nag-effort talaga. Iba talaga yung energy nyo ngayon. Guys, sa susunod na Monday habit, okay lang ba pag pupunta ka sa office, ayusan mo ng, masanay ka na mag-ayos? Kasi kahit ako na-appreciate ko yung mga itsura nyo ngayong gabi. Lalo na yung mga pogi dito sa harapan. No? Naka-polo shirt na, tsaka naka-polo na. No? Sige, so, ay, grabe. Grabe mga apply nyo. Grabe, so, anyway, sige, dahil sa objections, kaya ka nangihirapan, no? Sige, ano pa? Oh, sige, si ma'am. Ano po name? Sige po, Janet, ma'am Janet, ano po? Okay. So, ano pong tanong nyo? Wala ka nung masagot. Ay, sagot na ako ng mga anak ko. Ay, okay. Okay, sige, sige, sige. Maganda yan, maganda yan, maganda yan. Okay lang yan, ma'am. Sige, normal, sige. Okay yan, sige. Invites? Anong invites? Nahirapan po kayo mag-invite? Ayokong pagbigyan. Ayokong pagbigyan kasi busy. Hindi ka makapag-invite. Nagtatrabaho po kayo? Opo, teacher po. Hanggang oras po yung trabaho? Hanggang 4 o'clock. After noon, nahirapan ka na? Limitado yung oras ko, kaya kung meron ako na-invite ng 3, parang doon ako nahihirapan mag-divide ng alatan ko sa invites ko. Okay, sige, sige, sige. Thank you po. Ano name, ma'am? Ayaw nga pala si ma'am. Oh, sige, thank you po, thank you po. Sino pa? Meron pa ba? Wala na? O, oh, sige. Sa akin ko, ano? Sige. Inok mo eh. Wala. Kaya mo na. Sige, malapit ka naman sa akin. Oh, ito, ito. Ah, game, game. Ah. Di ba ko yung kadalasan sa sundalo sa bundok na atay? Oo. So, ang sabi nila, ano daw, paano nila mag-work out yan kung 1 to 3 months nasa bundok sila? Hindi nila lang sila makababa. Tapos walang signal ko sa bundok. Paano nila matatrabaho daw yun? Okay, sige. Wala signal, nasa bundok. Grabe, no? Ang hirap ng mga objection nyo. Hindi ko yata masasagot. Joke lang. Okay, sige. Meron pa? Oh, sige, siguro. Okay na yun, no? Kasi ito. Oh. Ha? Oh, sige. Eh, ikaw, kumita ka na? Ayan. Sabi na, ma'am, eh, ikaw, kumita ka na ba? Oh, ano sinasagot nyo pag ganon? Okay. Okay. Eh, di wow. Hindi, hindi, hindi. Ano sinasagot mo? Pag ganun. Sir, hindi natin pinag-uusapan kung magkaring kinita ko. Yung kikitain mo! Ah!
Power! ikaw ba? Kumita ka na? Uy! Grabe energy! Sige, so these are the things and pointers na pwedeng maging challenges nyo along the way habang nagpe-present kayo. Tama ba? Yeah! Okay, here's the thing. Okay, magsishare ako ng maraming sikretong malupit ngayong gabi. Okay? Kaya kailangan makinig ka mabuti. Okay, huwag kayong mag-alala. Naka-record naman itong training natin. Tama ba? Naka-record to? Naka-record naman to. So mamaya, diba, magkakaroon kayo ng, i-upload din namin to sa mga, sa YouTube channel natin. So pwede nyong i-replay yung mga training natin na ganito. Okay? Ay, grabe talaga. Hindi kasi every time I talk about this, these are the basic things as a new member eh. These are the basic things. Kaya natutuwa lang ako pag binabalikan ko. Kasi guys, sa totoo lang, hindi na po ako nag-i-invite eh. Alam mo yon? Yung mga tao na po yung nagme-message sa akin, uy, ano, pwede ba akong makipag-set na schedule sa'yo? Ganun na eh. Alam mo yung ganun? Actually, nakalimutan ko na po paano mag-invite. Okay. So I've been doing network marketing technically for 13 years. Okay, 8 years po ako sa Royal, and the rest of the years, I came from another company. I started doing network marketing at the age of 23. So right now, I'm 25 years old, I'm still doing it. So, ano, bakit ba? Ba't ba sigaw kayo na sigaw? Diba, 13 years. Titignan ko lang kung nakikinig kayo. So 13 years. So sa loob ng 13 taon, guys, maniwala ka sa akin sa hindi. Pare-parehas lang yung naririnig ko. 2022 na, ito pa rin yung sinasabi nyo. 2022 na, ito pa rin yung objection ng mga prospect nyo. So it means to say, ang network marketing, kung paano kasi ginawa nung simula, ganun pa rin naman talaga ngayon eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, iba na ngayon, upline. Paano iba? Una-una, ganun pa rin naman mag-isip yung mga tao eh. Pangalawa, wala pa rin naman mga pera yung mga tao. Tama mali? So it's the same issue na kailangan natin ma-address kapag nag-close ka. Kaya lang, para mas maging malupit kayo, hindi ko sisimulan ang topic ko sa closing the deal. Kasi yung closing the deal, nasa dulo yun, di ba? Guys, tandaan mo, kung gusto mong ma-close yung deal, ang isang malupit na sikreto, tuturo ko ba? Grabe. Dapat yung mga yumakap sa akin, may bayad talaga eh. Okay, sige. Joke lang po, no? Oh, so, kailangan mo maintindihan to kasi ito ang sikretong ingredient para maging successful yung presentation mo. Regardless kung anong background yung kausap mo. Regardless kung may pera, walang pera, diba, may networking background o walang networking background, walang excuse. Walang takas. Bakit? Kasi ang pinakamalupit po na secret weapon ko, lagi, is yung... Pakibasa? Sino dito narinig mo na yung ABC rule? Taas ang kamay! Dami! Grabe, alas lahat! Sino dito na apply mo ng malupit yung ABC rule? Taas ang kamay! Oh! Diba? Okay guys, tandaan mo. Diba yung ABC rule, this is the only topic in our rule tree na may rule. So, hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng hindi i-apply. Kasi minsan, dahil libre yung naririnig mo, minsan tinitake for granted mo. Hindi mo alam, yan ang susi sa tagumpay, kapatid. Alam mo ba, na kahit di ka marunong mag-present, basta marunong ka mag-ABC rule, pagkakapayin ka. Alam mo ba yon? Guys, yan ang mindset namin when we're starting. Kahit hindi kami marunong mag-present, sabi ni Upline, basta magaling ka mag-ABC rule, magkaka-checky ka.
Kaya tinanong ko, binerify ko. Alam nyo na ba yung ABC rules? Alam namin, upline! Ina-apply nyo ba yung ABC rules? Hindi po, upline! Power! Especially yung mga lumaking online, ha? Bakit? Kasi baka mamaya, dahil lumaki ka sa online, mas mahirap po i-apply yung ABC rules sa online. Bakit? Kasi hindi tayo physically magkakitaan. Diba? More on verbal communication sa online, eh. Yung talagang grabe yung buhat mo sa upline mo. Grabe to. Buti na bigyan tayo ng oras. Grabe yung mga ganun bagsakan nyo, paulit-ulit. Grabe to, busy tong busy, busy tong upline ko na to. Ang swerte mo. Nakita mo, nakapambahay lang naman. Grabe, sobrang busy niya na. Diba? So, again, tanong, kamusta yung bridging mo? Pag sinabi kong bridging, diba, i-build up mo si upline, or i-build up mo si Royal, or i-build up mo yung presentation, the goal is to build up. Build up the business, your upline, the presenter, anyone na makakausap ng prospect mo, dapat i-build up mo. Madami po ako nakikita ngayon na hindi nagtaas ng kamay. Yan ang problema, ba't hindi ka nagkakaroon ng instant pay-in? Kasi alam mo ba, nung natutunan ko po yung ABC rule, yung magbi-build up daw, grabe. Nung nakita ko kung paano gawin, sabi ko parang tanga. Sorry ha, pero yung nagbi-bridge sa, na nagbi-build, parang sabi ko, gagawin ko talaga yan? Pero alam mo, nakakabalo din. Kasi nung ginawa ko siya, nung una hirap akong gawin eh. Pero nung ginawa ko siya, grabe, effective. Kasi po, para alam nyo, dalawang buwan po akong kasali na sa network marketing nung 23 years old ako, 2 months po akong member, grabe guys, nakaka-excite, wala pong sumasali. Sabi ko, bakit walang sumasali? Tama naman yung sinasabi ko. Tama naman, upline ko naman nagsasalita. Ang galing naman mag-present tong upline ko. Meron nga one time, sinama ko po yung tatlong upline ko sa UST. Tapos dun sa second floor ng Wendy's, wala kasi masyadong kumakain dun. Pinwesto ko po sa lahat ng table yung mga upline ko. Upline, dyan ka po pwesto, upline ha. Upline, ikaw dito ka ha. Upline, ikaw dito. Kasi ang dami ko pong kaibigan sa UST. Ang ginawa ko, punta ako sa building namin. Pagpasok ko, bro, may ginagawa ka? Wala, tara. Upline, eto, upline ko, pare. Upo ka dyan, makinig ka lang ha. Tapos, pagkatapos, naiwanan ko na. Kuha ulit akong prospect. Tapos, kuha ulit ako, bro, ikaw, may ginagawa ka ba? Wala. O, tara, sama ka sa akin, sa Wendy's tayo. O, bro, dito ka. Upline to ka. O, sige, o, yan. Upline, ito nga pala yung kaibigan ko. Upline, ikaw na bahala. Alam mo, grabe, napuno ko yung second floor. Kasi student council officer po ako nung college. Eh. Ako yung Mr. Congeniality nung college. Oh, lahat ng classroom may tropa ako. Oh, yung paglabas mo ng classroom, ang tagal mong bumaba ng building. Kasi lahat nabati mo. Ganon. Diba? Kaya sabi ko, grabe, dami yung kakilala. Sabi ko, apply, marami yung kakilala sa UST. Sama kayo sa akin. Sama naman sila lahat. Good news guys, napuno ko yung second floor talaga, maniwala ka, maghapon. Diba? Nakakabaliw po. Kaya walang problema sa akin sa pag-invite, dami yung kakilala eh. Diba? Ito malupit. Sa dami po na napakausap ko, wala po sumali kahit isa. So dito po natin mapapatunayan na hindi pala ganun, hindi pala nadadaan to sa dami ng kakilala. It's about the system that you're doing. Pakisabi nga, system. System. Okay, Tagalogin natin, sistema. Sistema. Pakiulit nga, sistema. Sistema. Kumbaga sa negosyo, kailangan may sistema yung negosyo mo. Kasi baka mamaya, di ba, ang dami mong prospect, hindi ka marunong mag-bridge, sayang yung mga napapakausap mo. Baka mamaya, isa ka sa mga bagong member ngayon na pagka nandyan na yung upline mo, upline, tirahin mo na. Ikaw na bahala dyan, upline. O, tawa-tawa kayo. Bakit? Guilty ka?
Ah, di ba? Kapag ginawa mo yun, kapatid, maniwala ka sa akin. Sure ball, hindi sasali yun. Alam mo kung bakit? Ano mong bakit? Bakit? Hindi mo na itawid si upline. Bridge. Ito si client, ito si advisor. Kailangan mo ma-connect si kailangan mo ma-connect ikaw. Ito ka. Kailangan mo ma-connect si client kay advisor. Hindi naman sila magkakilala eh. Tanong, may tiwala ba si client kay upline? Wala. Bakit hindi naman sila magkakilala eh? Pero pag magaling ka mag-bridge, parang ganito lang 'yan. Grabe. Tingnan mo ha. May kaibigan ka na ba na sobrang sama ng loob mo na kwento mo sa mga tropa mo din na grabe talaga to. Nakaka-busy talaga tong tropa natin na to. May ganun kayo? Nagawa mo na yon sa kaibigan mo? Hindi. Oh, bakit? Nagmamalinis ka? Di ba? Minsan sa kapit-bahay, alam mo yung kapit-bahay natin talaga na yan? Nakaka-busy talaga yan. O, kuwari, kaklase mo. Diba? O, nag-overnight kayo, nagkwentuhan kayo, nag-inuman kayo, pinag-usapan nyo, ibang kaklase nyo. Alam mo yung kaklase natin na yun, nakakainis talaga yun. Eto malupit. Nung ikaw nakwentuhan ka, diba, pumasok ka sa classroom, kinabukasan, pagpasok mo sa classroom, nakita mo yung kinukwento, pinag-uusapan nyo, hindi mo na matingnan ng diretso. Tama mali? At hindi na parehas ang tingin mo sa kanya after nun. Bakit? Kasi negative yung kinwento sa'yo eh. Diba? O pero baliktarin rin natin yung kwento. May kaklase ta. Alam mo, grabe, ang ganda talaga nun, no? Mag-usapan niya ba yun? Alam mo, grabe talaga, talino pa. Diba? Tapos, syempre, diba, kwentuhan. Ngayon, pagkatapos magkwentuhan, the following day, pumasok ulit sa school. Walang absent. Pagpasok sa school, nakita mo ngayon yung pinag-uusapan nyo, tanong, anong impression mo? Excited ka? Yes! Excited kang pumasok? Yes! Excited kang makausap at maging kaibigan? Yes! Yes! Bakit? Ang ganda ng kwento eh. Busy rule. Alam nyo, anong kulang nyo? Ba't wala kayong pain? Hindi ka magaling magkwento. May tanong ako. Alam mo man lang ba yung background ng upline mo? Kasi baka mamaya, nagpapakausap ka sa upline mo na hindi mo man lang alam kung paano mo ikukwento yung upline mo dun sa client mo. Hello? Meron dyan dati, grabe, nabaliw ako kasi ako yung magpipresent. Tapos may nag-intro sa akin. Grabe yung pakilala talaga sa akin dati. Grabe, let's all welcome the speaker for today, Mr. Jason Reyes! Sobrang lupit ng bridge. Sobrang lupit ng building. Tapos po ito, mali yung apelido ko. Yun yung isang apply namin dati. Pinagalo. Nagagawa mo ba yun? Basic. Pero malakas ang impact. Pag nagawa mo ng maayos. Pag hindi, guys, madami kasi sa atin, lalo na nung nag-online na tayo, hindi natin pinapahalagahan yung mga liit-liit na detalye. Yung mga simpleng detalye na gano'n, malaking impact yon sa pagpapakausap mo ng prospect mo. Nagtataka ka, halos lumabas yung litid nung upline mo. Grabe, nung kausap nung upline mo, payin na eh. Magugulat ka, kinabukasan, hindi nagbayad. Bakit? Dahil di magaling mag-present si upline? No. Bakit? Nakulangan ka sa bridging. Yes.
Sinong guilty? Taas ang kamay. Sige na, aminin mo na. Ay na, aminin mo na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Woo! 1 point. O, diba? Okay. ABC rule, for you to be able to understand, no? Alam mo saan ako nanggagaling sa ABC rule? Grabe dati. Baliw na baliw ako sa ABC rule. Kasi may tinatawag pang verbal and non-verbal yan. Yung verbal, yung kinukwento mo, yung upline mo. Yung binibuild up mo si Royal. Grabe, alam mo ba, pag nasa probinsya kayo, di ba? Grabe, si Royal, mayroong office pa to sa may sariling building sa Quezon City. Di ba binibuild up natin? Grabe yung mga products natin. Ang dami ng napagaling, ang dami ng may resulta yung product natin. Di ba binibuild up natin? Oh, binibuild up natin lahat. Matuto kang mag-build up. Tigilan mong i-build up yung sarili mo. Mali yun. Kasi minsan, ang binibuild up mo, hindi si upline yung sarili mo. Alam mo, grabe na yung kinita ko dito. ba? Diba? Mali. Bakit? You will sound like you're boasting. Parang ka nagyayabang. Diba? Pag hindi po appealing yun sa pandinig ng prospect mo. Correct? Okay, sige, tuloy natin, no? May verbal to, tsaka non-verbal. Alam nyo naman na to, eh. Pero gusto ko lang pag-usapan, hindi ko na masyadong didetalihin to, gusto ko lang maintindihan nyo gano'ng ka-crucial. Ngayon, nag-offline na tayo. Do you already know how to apply non-verbal bridging? Kasi pag sinabi kong verbal, ay grabe, alam mo ba yung upline ko? Ito na yung kinita, ito na yung resulta, ito yung coach ko, ito yung nag-guide sa akin ngayon. Grabe yung resulta nito. Tapos grabe, ang bait, ang pogi, di ba? Sama nyo na yun. Ay naman. Para maniwala, kaya, di ba, itatawid nyo din. O, ngayon, ito malupit. Verbal yun. Pag kinukwento mo, yung upline mo, yung Royal, yung products, yung negosyo, pag binibuild up mo verbally, verbal ABC rule yun. Pero kapag non-verbal, paano siya yung non-verbal? For example, nakita mo yung upline mo kanina, pagdating mo sa building, kinawayan mo man lang ba? Bumati ka man lang ba? Nagmano ka ba? Hindi, huwag ka magmano. Diba? Ang point ko lang is, diba, pumunta ka sa office, diba, kasama mo yung grupo mo, nandyan yung upline mo, dinaanan mo lang. Upline. Pero sabi mo sa grupo mo, alam mo, guys, grabe, pagdating na sa office, makikita natin si upline. Ang lapit nun, grabe. Tapos pagdating mo, hi upline, hello. Tara guys, dito tayo. Sa yung bridging dun, hindi nagtutugma yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Guys, narinig nyo na yung, your action speaks louder than words. Grabe, no? So, with your actions, the way you act, do you edify your upline with the actions that you're doing? Online and offline, it's the same. Sa online, for example, hinahayaan mo ba na pag yung prospect mo humarap sa upline mo, nakasando? Nakahiga pa. Kamusta? Yan pa yung upline mo? Ah, yan pala yung upline mo. One time, malupit, may nakita ako, nakahubad pa. Nasa CR. Sabi ko, may nagsusum sa CR? Ang lupit nun, ah. So, how do you build up? How do you... Okay, ABC rule, let's make it simple. Para mas maging maganda yung mindset mo sa ABC rule. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng ABC rule? For you to be able to become an effective bridger. Okay? Simple lang po ito para sa akin. You make ordinary things extraordinary. Tanong, ano name mo ulit? Lorraine! Oh, sige, Lorraine. Diba? Si Lorraine. Tanong, tingin mo ba na bridge kay Lorraine yung pagpunta niya sa office? Yes! Nakita niya energy niya? Yes!
yan yung downline na baliw. Hindi mo siya kailangan piliting maging excited. Genuinely excited siya. Subukan mo ba naman bumiyahin ng 18 hours? Pagdating mo, susulitin mo talaga eh. Pero, hindi lahat ng bumabiyahe ganyan. May bumabiyahe. Pagdating sa office, tulog. Tagal naman. Tapos ako. Tagal ng speaker. Tingnan mo yung katabi mo. Walang turuan. Magkasama pa kayo ng loob. Ang sinasabi ko lang is this. Diba? When you do this business, excitement is very crucial. You don't need to shout. Hindi kailangan magsigawan, magbulyawan tayo para mapakita mo yung excitement mo. Because I'm sure you are all professionals. Lahat tayo dito, may teacher, may police, may, diba? Iba-iba. Lahat tayo professionals. Lahat tayo nagtatrabaho. Halos lahat dito galing sa work or what. Diba? So, means to say, paano mo ipapakita yung excitement mo? Kasi parang ganito. Guys, naniniwala ka ba kikita ka rin ng 200 million sa Royal? Yeah! Oh, diba? Pag pera talaga eh, no? Pag pera talaga, excited kayo eh. Sino dito naniniwala kikita ng 200 million? Taas ang kamay! Yeah! Oh, diba? Oh. Na-excite ka ba? Yes! Paano kung next month, kikita ka ng 200,000 pesos? Excited ka? Yes! Paano kung the following month, kalahating milyon naman? Paano kung yung kasunod na buwan, yung pangatlong buwan, isang milyon na? Grabe, di ba? Na-imagine mo? Tanong, naniniwala ka ba? Diba? Oh. Ngayon, kasi ang point ko lang, kaya ka hindi excited, kasi baka mamaya, hindi klaro sa iyo na pwedeng mangyari sa iyo. Kaya hindi ka excited makipag-usap. Diba? Pag hindi ka excited, excited ka dapat. Kasi pag hindi ka excited, sabi mo, grabe, bro, maglabas ka 130, kikita tayo malaki. Oh. Tanong, sandali mo, malaki malit? Ha? Sa ordinaryong tao? Malaki. Imagine mo, naniningil ka na 130. Paano ka naniningil? Mari, wala pa akong invite. Gusto mo yung ano? Kasi 130 yung babayaran. Meron ka ba dyan? Makakasingil ka, hindi? Baka makasingil ka na, nalupit mo. Para kang, di ba, sabi nga nung apply ko dati, pag nagne-network ka, huwag kang parang namatayan lagi. Di ba? Meron kasi nagne-network, nagtataka, wala kang pera. Eh, hindi ka nga makangiti eh. Tapos gusto mo magkapera? Gusto mo lumaki grupo mo na hindi ka makangiti sa katabi mo? Ay. Yan ang unang training namin. Gusto mong dumami payin mo? Dapat lagi ka nakangiti. Yes! Tignan mo yung katabi mo. Nakangiti ba yung katabi mo? Yes! Guys, pag nandito ka, ngumiti ka na. Kasi, sa labas, pag ginawa mo yun, medyo nakakakaba. Pag dito mo siya ginawa, medyo, ano pa, kontrolado natin. Kasi alam mo, member eh. Alam mo, minsan nga sa sobrang excited ko, sa sobrang nabaon talaga sa akin yung mindset na dapat daw ngumiti. Kasi wala akong pain, dalawang buwan na eh. Sabi niya yung training, ngumiti. Alam mo, grabe, kahit saan ako mapadpad, sa jeep, di ba? Hello, kapagod ang bayad. Diba? Sobrang excited sa akin, grabe, mama, mabayad po, ito po. Alam mo yun, sobrang pag-aabot ng bayad, may excitement pa. Ang malupit sumagot yung mama, grabe, o, ito sukle, power. Grabe, natuwa ka naman ako.
Lupit! Member pala! Oh. Oh. Hindi mo malalaman nyo kung di ka excited. Diba? So, malupit, grabe talaga. Ito, nag-CR ako. Sobrang ihi ko, grabe. Ihi na ako, grabe. Sobrang, talagang bumaon talaga yung mindset sa akin. Ngingiti lang daw, ngingiti pag ihi ko. Hello po! Hi! Grabe talaga. Muntik na ako sa pakin nung katabi ko. Isa pong luta, di ba? Ay, tayo dyan. Pero it helps me a lot. Why? Nabago yung mukha ko talaga eh. Tignan mo, kaya hindi ka nagkakapera, lagi ka malungkot. Ano ba yan? Eh, apply may problema ako eh. Di ikaw na may problema. Tingin mo ba kami wala? Guys, meron man tao na bubuhay sa mundo, walang problema? Kaya lang, dahil alam mo yon, nasanay tayo, lalo na sa probinsya, masyado tayong nasanay na wala tayong ginagawa kundi intindihin yung problema. Nakalimutan na nating mag-focus sa pangarap. Nakalimutan natin na member ka na ng Royal. May pag-asa ka ng umaman, kapatid. Guys, yung iba nga, hindi pa nila alam sa labas, lahat ng dumadaan dyan sa kalsada na yan, hindi nga nila alam kung paano sila yayaman. Ikaw nga, alam mo na, nayayaman ka na eh. Hindi ka pa rin excited? Oh my God! Kailangan ko pa bang ipasuot sa'yo yung Hermes na belt? Kailangan pa ba talaga? Hindi pa ba enough na nakikita nyo sa amin? Kasi once upon a time, wala rin naman kami pera. 12,000 pesos din naman sweldo namin. Ba't di ka makapain? Wala kang belief. Kamusta yung belief level mo? Kasi guys, tandaan nyo to. Kaya ka malungkot bago ka humarap sa prospect. Kasi ang huling nasa isip mo, yung utang mo. Kaya pag-arap mo sa prospect mo, hindi mo may... Ay, grabe, mare, yaman tayo. Hindi mo maganon. Bakit? Ang huling iniisip mo, yung utang eh. So, nung iniisip mo yung utang, pag-arap mo, pambayad na kita. Sumali ka na. 10,000 ka pag nagbayad ka, nag-loan ka. Alam mo, tingin mo sa tao tuloy, pera na. Kaya hindi ka na genuine. Guys, natututo ba kayo sa pinag-usapan? Gusto ko pag-uwi mo ng probinsya, sa van pa lang, pag-uwi mo ngayon, nakangiti kayo. Hello, saya-saya natin, grabe. Pag-ising mo sa umagang, ngiti ka agad. Paglabas mo sa pintuan ng bahay, ngiti ka agad. Kahit lahat ng kasama mo sa bahay, nakasimangot, ngumiti ka lang. Diyan magsisimula yung pagdami ng pera mo. Oh, ito malupit. E-apply. Paano yung problema ko? Oh, bakit? May magagawa ka ba? Pag inisip mo nang inisip yung problema mo? Masosolusyonan mo ba yung problema mo? Oh, tanong, pag gumataw ka ba, masosolusyonan yung problema mo? Pag nagka-pera ka ba, masosolusyonan yung problema mo? Oh, yun naman pala eh. Wala akong nakitang yumamang kakaisip ng problema. Pero marami ako nakita yung umaman sa Royal, kakahataw ng kakahataw. So guys, alam mo yun, 2022 na. Alam ko naman, problema mo pa rin pera eh. Pag hindi mo binago yung ginagawa mo, hindi magbabago yung resulta mo. Diba? Kaya, importante to. O tanong, binitbit ka dito? Binitbit ka ba dito na mataas yung excitement mo tsaka paniniwala mo na pwedeng mabago buhay mo? O hindi mo pa rin sure hanggang ngayon? Para sa akin ba talaga yan? Alam mo yung member ka na hanggang ngayon ito pa rin yung issue mo? Wala akong time eh. Pwede ko bang magpaalam sa asawa ko kung pupunta ako?
Pag-isipan ko muna kayo kung talagang royal talaga yung talagang para sa akin. Wala akong pera. Apply, hindi ako makapunta. Apply, busy ako. Hindi ako makapag-royal. Apply, hindi ko yata talaga linya to. Hindi yata para sa prospect ko, guys. Para yata sa member to. Oh, tignan mo maigi, ah. Part ba yan ng belief? Yes! Paano ka makaka-close ng deal kung ultimo sarili mo, hindi mo mapapayin? Yes! Talaga! Hindi ka nga sold out, eh. Correct! Shit, talaga, royal na talaga. May nabalitaan ka lang, hindi kumita. Ay, naku, hindi kumita. Baka ako din hindi kumita. O, ito matindi. Yung iba dito, matagal na, pero hindi pa kumikita ng malaki. Tama? O ngayon, ito matindi. Dahil matagal ka naman hindi kumikita ng malaki, feeling mo, ayaw mo na mag-recruit. Kasi bakit? Baka pag may na-recruit ka, madamay sa'yo. Baka hindi rin kumita to, Diyos ko Lord. Sana hindi sumali. Hello? Ano ba? Maraming yayaman dito sa kwarto na to. Maniwala ka. Alam mo, pag naintindihan niyo yung sinasabi ko, maniwala ka, mababago mo yung sitwasyon mo sa buhay. Yes! Kasi kadalasan, di naman talaga skills yung problema mo, eh. Yes! Teka lang, hindi ako sasagad kasi na-scam na ako dati. Hindi muna ako sasagad dyan sa Royal. Bakit? Ako ba apply mo dati? Bad trip ka, that's my conviction. Anong conviction mo? Diba? Kasi wala pa akong pera, ganun na ako magsalita. Bakit? Eh, putya, masipag ako, eh. Talagang tatandeman kita pag talaga nagseryoso ka. At sisiguraduhin ko hindi mo ako sisisihin na ako yung may mali, kaya ka nag-quit. Sisiguraduhin ko na hanggat hindi ka umaayaw, hindi kita tatantanan. That's my conviction. Kamusta yung sa'yo? Diba? Kasi baka mamaya, konting rejection lang, konting issue lang sa grupo, konting problema lang, alam mo yan, bumababa na yung paniniwala mo. Ang tanong, sino ba gauge mo? Yung cross line mo? Yung downline mo? Na ang bagal gumalaw? O yung upline mo na ayaw kumilos? Sino talaga yung gauge mo sa Royal? Sino ba yung basehan ng belief level mo na pag ito talaga nakita ko, hindi talaga ako aatras, sasagad talaga ako sa Royal? Sino? Oh, di ba? Kasi bakit? Doon po naka-base kung gaano ka kagigil pag nag-present ka. Ba't ko pinapaliwanag to? Kasi pag wala kang belief, paano ka magbi-build up? Eto malupit, believe ka ba sa upline mo? Yes! Baka mamaya, pati sa upline mo, wala kang believe. Parang dami ko na napakausap, upline, wala pa rin, ah. Eto malupit, sinisi mo sa upline mo, tanong, kamusta ka ba? Nagawa mo ba yung part mo? Kasi guys, yung sinasabi na, ano, it takes two to tango. Kailangan, may part ka, may part si upline. Hindi pwedeng, si upline lang na si upline, tapos ikaw, upline, kaya mo na yan. Hindi pwede, tama, mali? Okay, so, tanong, pag binibuild up mo ba si upline, are you still excited to build up your upline? Yes! Yes! Tanungin ko yung mga upline nyo, okay lang? Yes! Isa-isayin ko sila, okay lang? Yes! Tapos papatayin ko dito, pati ikaw. Ito, excited ba ito mag-build up? Kasi guys, para sa inyo to, eh. Yung AB, Cyril, alam mo, hindi naman para sa amin, eh. Bakit? Kasi sa totoo lang, kahit hindi ka naman excited mag-build up, dahil alam ko kung paano ko gagawin, excited pa rin ako. Ito malupit, wala nga ako apply ngayon, eh. Si Chairman na, eh. Tsaka si Sir Eric na, eh. Oh. Swerte mo nga, ikaw may applying ka pa, eh.
Sa buong mawala ng upline. Magugulo mo ba ng madaling araw si Chairman? Chairman, may guest ako. Pwede pa eh. Hirap ah. Hindi ko magulo mayat maya yung upline ko. Eto malupit. Kahit text, minsan nag-iisip ako kung may message ko ba? Bakit may ari ng upline na yung kausap ko? Ikaw nga mayat maya, nakakausap mo yung upline mo. Eto ang pinaka-sad story sa lahat. Dahil mayat maya, nakakausap mo yung upline mo, minsan or madalas, nati-take for granted mo yung upline mo. Tumatawag. Parang may galit dun. May hinagpis. Diba? Bigyan ko kita yung example ng ABC rule. Upline mo. Ano to ha? Offline to ha? Offline. Pag nagpe-present kami, gigil na gigil talaga kami mag-present. Every time nagpe-present kami. Eto malapit, tumawag si upline. Pang! Ring, 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 ring. O, oh, diba? Asan yung telepono? Ano pala? Tumatawag, o. Oh. Nagpe-present ako, diba? Tapos tumawag bigla, eh nakaganyan yung cellphone ko. Eh di ba karamihan na cellphone, ganito na? Yes. O, oh, tumatawag. Nakita ngayon ng downline ko, tsaka ng prospect ko. Tanong, sinasagot mo hindi? Sasagot! Busy ako eh. Upline, wait lang. Pe-present ako. Gusto mo na malupit na edification? Yes! Kahit may kausap ka pa, sagutin mo. Yes! Bro, excuse lang ah. Yung mentor ko tumatawag. Baka importante, wait lang ha. Hello, upline? Upline, nasa presentation lang ako. Ano po yun? Alam mo, anong good news? Pag yung pinipresentan mo, sumali, tas nakita sa'yo yun, good news. Ganun din gagawin niya sa'yo. O, baliktarin ko. Good news. Nakita nung pinipresentan mo, hindi mo sinagot yung upline mo. Pag sumali yun, good news, ganun din siya sa'yo. Kaya nagtataka, ba't di sumasagot yung downline mo? Eh, hindi ka sumasagot sa upline mo. Eto malupit. Kahit hindi mo ituro yan, kapatid. Makukopia nila yan. Kasi bakit? Unconsciously, nagagawa mo eh. Pag hindi ka talaga conscious, kahit nandyan sila, most of the time, dahil hindi ka conscious, nagagawa mo. Tanong, kamusta energy ngayon ng grupo mo pag ganun? Mataas, mababa? Mababa. Bakit? Ang baba ng bridging. Alam mo ba, tumataas ang excitement ng mga members kapag mataas ang bridging. Tama, mali? Tama! O, tanong, kamusta yung ABC rule mo pagpunta dito sa grupo mo? Mataas ba? Tingnan mo yung grupo mo ngayon, kung tarsier o ano, may buhay ba? May buhay ba yung grupo mo? Tingnan mo ngayon yung mga member mo. Ah, tingnan mo ha. Makikita mo yan, pag yung member mo tarsier, ibig sabihin hindi ka magaling na bridger. Diba? Diyos ko, ansaya na nating lahat. Siya naka... Alam mo yung parang, ano ba gagawin ko dito? Parang kulto. Di mo na itawid eh. Di ba? Gets nyo? Oh, alam mo bakit ko sinishare to? Kasi minsan, hindi mo na napapansin, yung pain mo, manggagaling sa support system mo. Eh yung support system mo, yung upline mo. Yung upline mo, kailangan ma-bridge mo ng malupit para magka-pain ka, para ganahan si upline. Ako honestly, pag ako hindi ako nabibuild up masyado or nang tama, kahit gano'ng kaganda yung sinasabi ko, wala. Kahit naka-Ferrari pa ako, wala. Totoo! Hindi dahil may sports car tayo, kaya ganun. Ano, pagka may sports car ka na, marami ka ng pain, hindi. Nasa bridging pa din. Diba? Oh. So, oh, tingnan nyo, edification, for example, pagbaba niya doon, ilang beses kang tumuko doon sa Ferrari ko? Oh, ilang beses? Yung inupuan mo pa talaga? Non-verbal. Kotse nung apply mo yan, diniinan mo eh.
Edification. Tama? Pag yan, naku, nagka-dent. Hahanapin ko talaga yung fingerprint ng kung sino man yun. Huwag kang mag-alala, may kaibigan ako NBI. Papatrace ko talaga yun. Sino sa mga member ko. Ano? Oh. Are you learning, guys? Yes! Diba? Grabe, ah. Grabe energy nyo, ah. Pwede ko layo ng binyahin nyo. Diba? So, belief, guys. Belief. So, ABC rule, simula ngayon, you be careful. Kung hindi feeling mo, hindi ka pa talaga marunong, paturo ka sa upline mo. Yes! Pag dumating ka sa office or nagkita kayo ng upline mo, i-introduce mo talaga ng maayos yung guest mo. Upline, ito nga po pala yung member, yung guest natin ngayon. Ano po siya, breadwinner siya upline. Diba? Tapos, gusto niyang kumita, kaya siya nandito. Bro, ito nga pala yung pinakilala ko sa yung upline or yung coach ko sa business. Siya yung magpapakita ng negosyo sa'yo. Bro, grabe. Swerte natin, nandito siya. Kasi, grabe rin yung dami ng member na meron siya. Pero tayong pinili niya makasama. Diba? Simple lang naman, hindi mo naman kailangan. Talagang ano eh. Pero, nakukuha kasi yon with the genuine respect to your uplines. Pag wala ka respeto sa upline mo, tingin mo sa upline mo, empleyado. Upline, dito pa! Ataw, upline! Ang bagal mo naman, upline eh! Upline, dito pa! Upline, nandito na yung guest mo, ang tagal mo. Kulang na lang, talihan mo sa leg yung upline mo. Upline, dito upline! Paklaruhin ko lang po, ha? Hindi nyo po kami boss. Pero hindi rin po namin, hindi nyo rin po kami empleyado. Ngayon, ang role namin, tulungan ka. Kaya kailangan, alam nyo anong i-workout nyo ngayon kung feeling mo hindi pa solid yung relationship nyo. I-build up nyo yung relationship nyo sa isa't isa sa upline mo. Bakit? Kasi mas maganda yung bridging kapag natural at genuine. Tama! Paano mo mabibridge yung upline mo na hindi kayo nagkita man lang? Na hindi mo man lang siya personally talaga kakilala? Ito malupit, pag may guest lang kayo nag-uusap, upline, may guest ako. Sino ka? Alam mo yung, naaalala mo lang yung upline mo pag may guest ka. Oh, yung tingnan mo yung mga upline nyo, nagre-react na. Wag. Why? Because your upline is your leverage. They can help you build a huge group. Ngayon, wag mong iisipin na porque kasali ka na, responsibilidad ni upline, hindi. Support ka niya kasi bakit? For example, ako po, member ko ba kay lahat? Yes! So tanong, pag nag-attitude ka ba sa akin, pwede ba ako nang mamili ngayon ng member na tutukan dito? Yes! Siyempre! Alam ka namang piliin kita. Natulungan, eh, uma-attitude ka sa akin. Upline, hindi ko gusto yung bagsaka mo kanina. Ay, sorry. Sorry, downline, ha. Nagigets mo? Bakit ko sinasabi? Ina-exaggerate ko lang. Pero guys, pakisamahan to eh. Makikisama kami sa iyo, pakisamahan mo din kami. Yes! Hindi porke nagbayad ka na, pagmamay-ari mo na kami. Kasi at the end of the day, mas marami kaming taong pwedeng tutukan kapag sablay-sablay attitude mo. Yes! Kaya nga, di ba sa training ang unang topic, attitude? Yes! Okay, so guys, are you learning with this? Yes! So ngayon po, alam nyo na, sino dito nakarealize na hindi niya minamaster yung ABC rule? Taas ang kamay. Come on, taas mo yan. Kulang pa, kulang pa. 1 to 10, nasan yung ABC rule mo? 3, 5, may 1 ba? May 1? Ah, bigyan kita example pag non-verbal ah. Ito, siguro last ko na to sa ABC rule.
Kasi sa non-verbal, for example, dati, natutunan ko talaga yung ABC rule ng malupit. Mas naintindihan ko siya one time. Nang nasa parking lot kami, wala pa po ako sa Royal noon. Kasi maliit lang yung opisina namin. So nasa baba kami noon, nasa malaking parking lot to. Tapos may mga kainan po sa gilid ng office. Tapos nasa second floor yung talagang office namin. Maliit lang. Maliit pa dito sa Chairman's Hall. Ito malupit. Yung upline ko, grabe, member na po ako ah. Member na ako. Ito malupit, guys. Yung upline ko, syempre may upline siya. Tapos may upline pang isa pa. Yung dalawang upline ko, kasama ko. Yung isa po, parating pa lang. Ito malupit, parating pa lang yung upline ko, hinihintay namin, nandun kami, nakatayo kami dun. Grabe, so nagkukwentuhan kami. Ito malupit, guys. Pagdating, Fortuner yung kotse. Nung dumating, nag-park, grabe. Excited na ako. Bakit? Kasi habang naghihintay kami, binibridge na sa akin ng mga upline ko, yung upline namin na parating. Grabe, bro. Pag napakilala ka namin dito kay upline, grabe to. Kasi grabe yung training nito, grabe yung mindset nito. Talaga makakatulong talaga sa'yo. Eh, that time po, sobrang bago ko lang. So ako excited na ako kasi gustong-gusto ko pong yumaman eh. Nakakapagod po sa 12,000 pesos per month eh. Eh sabi ko, tayo na naman. Sige, kahit ano pa yan, kahit di ko linya yan, lilinyayin ko na yan. Tama? Makawala lang sa 12,000. Kaya nung nakita ko yung gluta, okay lang, kahit may gluta. Di ba? Kaya nung sinabi sa akin nung mga upline ko, grabe bro, pag nakausap ka ni upline, pare, iba. Ibig sabihin, lalo na pag nabanggit niya na yung pangalan mo, ibig sabihin, kilala ka na niya. Kasi alam mo, sa totoo lang po, sa dami nyo, paano namin mamememorize yung lahat ng pangalan nyo? Kahit lahat po nang umakit sa stage, di ko nga natandaan lahat ng pangalan nyo. Wala po ako naintindihan, excitement lang. Pero in all reality, pag nakilala ka talaga, sabi nga eh, iba yung kilala mo yung upline mo, iba yung kakilala ka nung grand upline mo. Ito malupit, guys. Pagdating, grabe. Alam mo yung upline na isa? Pumunta ka agad. Alam mo ginawa? Mainit tanghali. Kumuha ng payong. Grabe, oh. Pagdating ka agad, di pa bumukas yung pinto. Nakaganon na. Diba? ABC rule? Yes! ABC rule. Sabi ko, grabe, sino ba yun? Grabe, papayungan talaga, oh. So habang binabaliw ako dito nitong isa kong upline, yung isa kong upline nandun na. Tapos pagbaba talaga, oh, syempre binuksan niya ng pinto. Diba? Opo, sige po, tuloy natin. Hello po, hello po. Kaya na tayo magkamayan. Pag-drain tayo. Pagbukas niya ng pinto, grabe. Alam niyo, pagbukas, binagbuksan niya talaga pinto yung upline namin. Tapos nung pinagbuksan niya pinto, kinuha niya lahat ng gamit. Upline ako na. Upline, mainit. Tapos sinutid sa akin, no? Upline, yung bago nating member. Pakilala ko lang upline. So ako, bilang bagong member, ano kaya impresa ko sa upline namin? O, tanong. May sinabi na ba yung upline? Wala. May ginawa na ba? Wala pa. Pero baliw na ako? Yes! Tanong, yung upline ba yung gumawa? Yes! Hindi. Yung bridge? Yes! Eto malupit, guys. Huwag niyong kakalimutan na pagkasali na kayo at may nakasali na sa'yo, hindi na puputol ang bridging. Baka kasi mamaya, nung nagpapasali ka, doon ka malupit mag-bridge. Nung kasali na ngayon, ay, okay na yan. Kumita na ako, 2-4. Kinalimutan mo na. Hindi, bakit? Ang goal mo dito, magka-leader. Paano magiging leader yan kung hindi mo pinapakita yung malupit na ABC rule? Kami, pag may kausap kami, alam mo, pag nagpe-present kami, gusto nyo na instant pay-in? Yes! Grabe, pumapalo pa kami sa table. Grabe talaga. Pag, alam mo, pag sumali ka, grabe talaga. Oh. Ganyan kami kagigil mag-present. Bakit? Excited kami. Guys, hindi yung fake. Natural yun. Bakit? Kasi malinaw sa amin yung vision.
Malinaw sa amin yung mangyayari sa amin 5 years from now. Hindi naman tayo dito sumali, tapos bukas mayaman na tayo eh. Pero malinaw sa akin na araw-araw, every single nakausap ko, sigurado ako pandagdag yun sa pagsabog ng grupo ko. Sabi nung upline ko, wag magbilang ng effort. Kaya hindi ako nagbibilang ng kausap. Kaya every time mangangausap ako, dito ako nakatingin. Lahat ng kakausapin ko ngayon, dito haambag yan. Dito yan papasok. Dito mamumunga yan. Kaya lahat ng kausap ko simula ngayon, panggigigilang ko lahat. Pakisbasa. Conviction! Tanong mo sa katabi mo, may conviction ka ba? Oh. Pag sinabi kong conviction, di ba? Pucha naman. Guys, kumikita ako ng 1 million pesos per week ngayon. Tingin mo, pag ginin... Eh dito, wala namang kontrata eh. Hindi ka tumigil, ano tayo kung bakit? Ang tawag sa independent distributor eh. Kaya po normal yung may tumitigil. Kaya lang, eh yun nga yung... Lagi nga sinasabi sa amin, matira, mayaman! Kasi pwede kang tumigil, hindi, wala akong magagawa. Hindi naman kita empleyado, di mo naman ako boss eh. Pag hindi ka ba umattend ng Monday Habit, makaka-receive ka ng memo bukas, hindi ka na umattend ng Monday Habit, mag-report ka. Magdala ka ng health record mo. Ang tawag doon? Med-cert. Magdala ka ng med-cert mo, pag-harap mo sa akin bukas. Meron bang ganun binibigay yung mga apply nyo? You have your own free will in this business. And most of the time, that's the problem. Masyado kang malaya, kapatid. Ginagawa mo yung mga gusto mong gawin, hindi yung tamang gagawin. Parang ganito, gano'ng kahirap, kaladkarin ka ng apply mo papunta dito ngayong gabi? Mahirap ba? Hindi naman. Kasi kung hindi, that's a good thing. Pero kung talagang pinahirapan mo yung apply mo para papuntahin ka lang dito, guys, tandaan mo to. Pasalamatan mo yung apply mo pag kinukulit ka pa ng apply mo. Kasi kung akala mo, para sa kanya to, kaya kanya pinipilit dito, nagkakamali ka. Yes, pwede, oo. Bakit? Kasi gusto niya lumaki yung grupo niya. Pero, this is also his or her way of showing that he cares for you. Kasi subukan mo, ilan na yung sumali sa networking na hindi kumita? Madami, hindi? Madami! May kakilala ka ba sumali, hindi kumita? Yes! Meron ka kamag-anak, sumali, hindi kumita? Yes! Kaya nga ikaw, kinakabahan ka rin ngayon eh. Meron ka bang kakilala, nag-royal, hindi rin kumita? Yes! Yes! And most of the time, the big reason but di sila kumita, it's because di sila nagte-training. Tama? Gusto mong kumita ng milyon, hindi mo alam paano gagawin, paano kakita ng milyon? Simple lang to. Pero very powerful para maka-close ka ng deal? Definitely, kasi hindi mo to kaya mag-isa. Sabi mo sa sarili mo, hindi ko to kaya mag-isa. Never. Kahit gaano ka pa, kagandate. Maniwala ka. Never mo to magagawa mag-isa. Okay? Kahit gaano pa karami yung contacts mo, never. So tanong, paano tataas conviction ko, upline? Tataas yung conviction mo, okay, para magkaroon ka ng pay-in, kailangan mataas ang conviction mo. Para masagot mo lahat to, kailangan mataas ang conviction mo. Kasi lahat naman pwedeng idahilan sa'yo eh. Ayan, tanong, may vision ka. O, alam mo yung gusto mong mangyari. Alam mo saan mo gadalin yung grupo mo.
Alam mo, gusto mong lumaki grupo mong kumita ng malaki. O tanong, lahat ng to, tatalampas sa'yo, hindi na? Hindi na! Hindi na! Tama eh. Nagigigil ako sa inyo eh. Kaya ka nahihirapan. Diba? Ang hirap mag-resign. Hirap. Kahit wala ka nang nauuwing sweldo. Kahit na pagod ka na. Kahit mamamatay ka na sa pagod. Tama ba? Hindi ko po minamasama yung employment. Hindi ko rin sinabing mag-resign ka na ngayon. Bukas na gabi na eh. Bukas ka na mag-submit. Ang point ko lang is, gaano mo ba talaga nilalaban yung sarili mo? Gaano ka na makatagal nagtatrabaho? Halos inalay mo na yung buong kaluluwa mo sa trabaho mo. Nabaong ka lang sa utang, hindi ka naman yumaman. Eto malupit, itutuloy mo pa talaga. Willing ka pang ituloy 5 years, 10 years from now. Oh my goodness. Sabi nga ng tito ko guys, if you keep on doing what you're doing and expecting a different result, that's what you call insanity. Si Albert Einstein po nagsabi nun. Opo. O, tanong. Gusto mo yumaman? Ayaw mong baguhin ginagawa mo? Lahat naman tayo gusto ng 200 million eh. Maniwala ka sa akin, ang sarap. Hindi pala masarap. Sobrang sarap. Alam mo yung gigising ka sa umaga, yung wala kang problema sa pera? Naranasan mo na ba yun? Yung gigising ka sa umaga, wala kang utang. Yung gigising ka sa umaga, ano naman kaya bibiling ko today? Actually, kahapon, alam mo, isa sa mga perks, simple lang po akong tao. Hindi po ako maluho, hindi naman kami mayaman dati. Pero one of the best things that I appreciate right now, kahit na ang dami kong million sa bangko, simple lang. Yung, alam mo yung, on a regular Sunday, yung I can say wherever I want to eat. I can go kung saan ko man gustong dalhin yung pamilya ko. Ano bang gusto kong kainin ngayon? Mahal o mura? Gusto ko ba sa sosyal o sa saktuhan lang? Kagabi, kumain kami sa hotel. Nag-shopping muna ako, tapos kumain kami sa hotel. Oo. Bill namin, mga 8,000. Mura pa yun. Sige, huwag mong baguhin yung mindset mo. Mamamatay kang ganyan ang sahod mo. Gets nyo? Dati hindi ko maintindihan ba't may mga taong ganun. Kumakain ka, ganyan yung binabayaran mo. Hindi ka ba nangihinayang? Hindi mo alam magkano yung kinikita ng taong yun eh. Oh. Linggo kahapon. That's the only time that I want to spend my time with my family and makarelax din po ako. Alam ng mga leaders ko yan, pag linggo, pahinga ko. Kaya wala akong pakialam sa cellphone ko pag linggo. Diba? Paguri mo na ako ng Monday to Saturday, wag lang linggo. Kaya pag linggo, bibiling ko yung gusto kong bilin, kakainin ko yung gusto kong kainin, pupuntahan ko yung gusto kong puntahan, wala akong pakialam. Alam mo yun? Nag-shopping ako kahapon, grabe, doon pa yun sa Laguna pa yun ha, sa may Santa Rosa, yung mga factory, yung mga ano yun? Sa Nubali. Diba?
Bumili ako ng pang gym, tsaka ng pang ano, pang beat speedboat ko. Gulat ako eh. Alam mo yung bibili ka, hindi ka nakatingin sa price. Nakatingin ka yung maganda. Ito maganda to, di ba? Kuha mo akong size. Alam mo yung ganun? Ito pa, maganda rin to. Kuha mo ako size. Alam mo yung pagsukat ko? O sige, kunin ko lahat yan. Alam mo ba nakamagkano ako? 50 mil. Tingnan mo, nababaliw ka na sa 50 mil. Alam mo ba sapatos ko lang yun? Ay, t-shirt ko lang yun. Oh, nabaliw din po ako sa totoo lang. First time ko pong bumili ng t-shirt, 50 mil. Alam niyo po ko saan? Sa Louis Vuitton. Nababaliw na nga ako sa mga lakos-lakos dati. Yung pucha polo shirt, 5,000 talaga. Diba? Bench-bench lang tayo. Sabi ko, 5,000 polo shirt? Bawala kayo dyan. Ganun nga ako eh. Alam mo yung lakos? Bukas naman eh. Wala namang pinto eh. Pero hindi ako makapasok dun, guys. Oh, ganun ka rin, di ba? Bukas naman, pero araw. Wala? Wala? Ah, ako mali. Diba? Bukas naman. Wala namang arang. Nakangiti naman yung gwardya. Ba't di ka makapasok? Hinihila ka nung wallet mo eh, no? Wag dyan, wag dyan. Hindi pwede. Tama? Kahapon. Siguro mahina 50 mil gastos ko isang araw. Oh, good news guys. Sa Thursday, may 1 million na naman ako. Pero alam nyo, may realization ulit ako kagabi. Kasi kagabi, nag-jogging po kami. For whatsoever reason, pagkatapos namin kumain, mag-dinner, nag-jogging kami. Nakakabaliw yung pamangkin ko. Niyaya kami mag-jogging. 8 kilometers. Iniikot namin yung buong village. Eh, laki po na kaya lalabang. Pucha, habang naglalakad kami, grabe yun. Nakapunta kami sa malaking park. 3 kilometers away sa bahay namin. Tapos wala pong tao. Alam mo yung na-enjoy namin? Grabe, sightseeing. Alam mo yung mga bahay? Ay, grabe. Sabi ko, ganyan pala pag mayaman. Kahit hindi ginagamit yung ilaw, lahat bukas. Tama, mali. Sabi ko, ganyan pala pag talaga mayaman ka na, no? Ang malapit po, yung nakabukas na ilaw, hindi yung mga gantong ilaw, yung mga chandelier talaga. Sabi ko, grabe, wala naman tao. Tapos lahat po ng parte, yung sala, yung kitchen, yung kwarto, bukas lahat yung ilaw. Good news, walang tao. Sabi ko, ganyan pala pag mayaman ka na, no? Alam niyo po kung ba't ko nasabi? Yung tatay ko, magsi-CR ka lang, papatayin ka agad yung ilaw. Oh, tawa-tawa kayo, ganun din kayo, di ba? Di ko makalimutan yun, yung inaabangan kong cartoons nung bata ka, yung after school, di ba yung mga Ghost Fighter, 30 minutes lang yun eh. Yung alam mo 30 minutes lang yun, kaya pag naabutan ko yun after school, talaga, buti na lang nakaabot ako, nanood ako, si Eugene, Ghost Fighter. Di ba? Sa mga kabatch ka dyan, hello po. excited ako, nunood ako, ito malapit. Pucha, CR lang ako, pagbalik ko patay, yung TV. Ito malupit. Buti ko yung TV namin, madaling buksan. Alam mo yung TV na kahit pindutin mo yung power button, ayaw talaga. Yung tatimingan mo pa, may tamang timing yun eh. Ayun, hindi ko na naabutan. Hirap, no, pag walang pera? Hirap pag sakto lang, no? And that's what I've been enjoying for the past years of my life here in Royal. Diba? So, you wanna close a deal? Yes!
Visualize what do you want to happen in your life here in Royal 5 years from now. Ano ba talaga yung nakikita mong buhay mo? May kotse ka na ba after 5 years? Ilan ang kotse mo? May bahay ka na ba? Nabago man lang ba yung laman ng bulsa mo? O nagwa-wallet ka pa rin after 5 years? Kasi guys, malalaman mo yon pag medyo may pera ka na, pag hindi ka na nagwa-wallet. Kasi hindi nakasa sa wallet mo yung pera mo. Naranasan ko po yun yung kada cheque day. Yung magre-request ka ng cheque tapos ilalagay mo sa wallet. Nasisira po lagi. Sa sobrang kabadripan ko, hindi na ako nag-wallet. Tanong, gusto niyo ba magkaroon pa ng wallet 5 years from now? Ang papayat po ng mga wallet ngayon. Dapat may lagayan ka lang ng card. Tapos ganito kalaki yung wallet mo. Ganito kalaki wallet mo. Ganyan. Alam mo magkano to? 120,000 pesos. Gusto mo, pamigay ko na. Alam mo, nakakabaliw sa inyo. Nakikita nyo na sa amin, hindi pa kayo nababaliw. Hindi ka pa naniniwala na mangyayari sa'yo. Bakit? Tatlo ba ilong ko? Apat ba mata ko? Diba? Walo ba yung kamay ko, guys? Hindi naman. Parehasan tayo. Kapag nagawa ko, dapat kaya mo din. Kung kinaya kong yumaman sa Royal, kaya mo din. Kailangan na maintindihan mo to, guys. Wala na akong pakialam kung ano magiging itsura mo. Ang importante, maparamdam mo yung conviction mo sa prospect mo. Kasi sabi mo, grabe, yayaman tayo dito. Sabayan mo ako ngayon na 5 years from now. Sell the vision. Sell the vision. Do not just sell the networking business. Don't just sell Royal. Create a game plan, create a goal, then sell your goal to your prospects. Yes! Ang tanong, may goal ka ba? Yes! Ano yung goal mo? Bigyan mo ko. Ay, grabe, ang dami! Woo! Anong goal mo? Kotse, kailan? Next year. Ha? Guys, tingnan mo, ha? May narinig ako next year. Ilang buwan pa bago mag-next year? 9 months. Magkano down payment ng kotse? SUV. 150K mo na. 150,000. Tama, mali? Possibly, may Montero ka na nito or may Fortuner ka na. Tama? Guys, tanong, 150,000, 9 months, matagal, mabilis? Nakaka-excite, hindi? Pero pag sinabi ko sa iyo, bro, sumabay ka ngayon, next month may SUV ako. Nakaka-excite, hindi? Bro, after 3 months, sabayan mo ako, may sports car tayo. Kaya importante po yung tinatawag nating speed. Pasensya na sa sulat ko, ha. Kaya talaga pong nag-networking na lang ako. Kasi sabi nila, yung sulat daw kabaligtaran sa itsura. Nag-loading. Power talaga kayo, eh. Tinitignan ko lang, nakikinig pa kayo, eh. Tingnan mo, ha. Speed is the name of the game. Sa network marketing, every time you present, mabilis ka bang magsalita o mabagal? Yayaman tayo. Kailan ka po sasali?
Nagustuhan nyo po ba? Sasali, hindi? Tagal mo mag-present? 2 hours? Para big RBP? Table talk lang? Tama, mali? Dapat ang presentation mo, short lang. Gusto niyo makapag-close na ng deal ng malupit? Yes! Hindi mo intindihin yung closing the deal lang. From introduction, from rapport, from introduction hanggang presentation itself, that mataas na kagad energy mo. Yes! How can you close 130,000 worth of deal kung ang baba ng energy mo simula pa lang? Tapos tataas lang pag maniningil ka na? Hindi pwede. Kailangan sa simula pa lang, mataas na yung excitement mo. Sir, grabe. Buti na lang nakarating ka. Grabe. Kasama ko yung upline ko ngayon, yung coach ko ngayon. Tuturuan tayo, tuturuan ka kung paano magpaikot ng pera, sir. Kikita tayo ng malaki ngayong taon. Grabe, iba yung goal ng coach ko sa akin. Gusto ko itang idamay. Pag ikaw naturuan ka nito, makinig ka lang mabuti, sigurado ko, kikita ka rin ng malaki. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Pakinggan mo lang muna. Kasi nung bago ko, ganun din ginawa ko, nakinig lang din ako. Excited? Yes! Mabilis ako magsalita? Yes! Oh. Pag mabilis ka magsalita, mas na-excite mo yung kausap mo? Yes! Oh. Tanong, mabilis ka ba magsalita? Yes! Alam mo, dyan daw ang senyalis ng totoong payaman sa Royal. Malalaman mo kung talagang pasabog ka na sa Royal pag mabilis ka na magsalita at nabubulol-bulol ka na. Pag nagsasalita ka, tapos medyo nabubulol-bulol ka, doon ka daw yayaman talaga sa Royal. Tama? Kasi nandun yung energy. Oh. Upline, ba't dire-diretso ka magsalita? Eh, klaro sa akin to eh. Ilan taon ko na ba ginagawa to? Sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit lang naman. Hindi mo na alam na inuulit-ulit ko lang. Oh. So, ibig sabihin, guys, experience. Huwag kang matakot magkamali. Yung iba kasi, takot magkamali, kaya hindi ka makapag-close ng deal. Tanong, sino na dito talaga nakapag-close ng deal personally? Yung talagang ikaw mismo yung nakapagkandado ng sales. Oh, marami na. Oh, sige, balik tara na. Sino pa yung dito hindi pa nakapag-close talaga ng deal? Taas ang kamay. Yung talaga hindi ka pa nakapag-close ng ikaw mismo. Taas ang kamay. Sige, taas mo yan. Huwag ka mahiya. Ayan, sige, no? Palakpakan natin yung mga honest natin mga members. Thank you for being honest. Ngayon, kaya hindi ka pa nakapag-close, pero yung number one, pwedeng number one, bago ka pa. Kaya hindi ka pa nagko-close ng deal, tama? Yes! So, ang role mo, malupit na bridger. Yes! Kasi naman, ha? For example, sasali ka. Ano yan? Lobat. Di ba, for example, sasali ka. Nagpapasali ka. Nagpe-present ka na. Oh, di ba? Ang una mo din na drawing, bilog. This is you. Tama? Yes! This is you. Guys, kukuha ka dalawa. Pag kumuha ka ng dalawa, dadami yan. Tanong, may kakilala ka dalawa? Yes. Meron. Siyempre, alam ka naman wala. Pag yung dalawang nakuha mo, kukuha rin ng dalawa, kikita ka na naman. Yes. Tapos, tutuloy-tuloy lang yan, bro. Sige, worst case scenario. Hindi na tigalawa yung makuha, tigigisa na lang. Dadami pa rin ba? Dadami pa rin yan. Tuloy-tuloy lang yan, bro. Hanggang sa dumami. Pag dumami yan ngayon, sabog ka. Oh. Mabilis akong magsalita. Mabilis akong mag-drawing. Kaya ngayon bad paper, pagkatapos ko mag-present, di mo na maintindihan. Kasi puro sulat na lang, puro ganun na lang. Conviction yun. Kaya pag kami nagpe-present, lalo na offline, gusto namin bad paper tsaka ballpen. Ayaw mo nang yung ano, yung slideshow. Ako, hindi ko man ito. This is you. Ano ba? Okay. Baligtad pa kami magsulat, no? Sino dito marunong magsulat pabaligtad? Imagine mo, nagpe-present ako ng junk ka, nandito ako, naiintindihan mo yung sulat ko. Para, ito ka. Dadami tayo. Pagdami natin, yayaman tayo. Sasali ka, hindi. Tama? Tama! Oh. Halos mapunit yung bond paper pag naglalatag ako. Bakit? Conviction yun eh. Yes!
Nagigigil ka? Yes! Nagigigil ako eh. Kasi alam mo kung ako magbe-basic ngayon, dami ko nang payin. Kaya lang hindi na ako makarecruit na marami kasi ang hirap na nang dami nyo na eh. Oh, tuturuan ko pa kayo. Mamotivate pa kita minsan. Minsan pati love life mo, pinapakailaman ko. Ang hirap kaya. Uy, huwag kayong magturo. Huwag kayong magturo. Ito na turo yun. Grabe naman yun. Sino may love life? Taas ang kamay! Lumabas, kayo talaga, pag Marites! Excited kayo? Tama? Oh. Ganon kami guys, bond paper lang. Kaya nga dumating sa point, tissue lang, nakakapag-close ako ng deal. Alam mo yung mga McDo na, ano, yung mga, yung papel sa McDo, yung pinagpapatungan mo ng ano? Ang laki nun, di ba? Pucha, binabaligtad ko lang yun. Tapos doon ako nagbibilog-bilog. Oh. Importante nakikita nila yung numbers. Pakisabi numbers. Numbers! For example, nag-present ka, dinodrawing mo ba? Kasi pag sinasabi mo lang, mahina yun. Kaya ako nun, pag nagpe-present ako online, talagang sa tablet ko, nagdo-drawing talaga ako. Naka-zoom, share screen, drawing. Nagdo-drawing talaga ako, even sa coaching ko. Pag nag-coaching ako, nagdo-drawing talaga ako. Bakit nandito yung pera? Visual ang tao, kapatid. Pakisabi, visual. Visual! Always remember that. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kailangan nakikita nung kausap mo kung ano ba yung sinasabi mo. Kaya importante yung may pinapakita kang mga pictures, may pinapakita, pare, ito, grabe dami ng kinita. Pare, kagrupo natin lahat yan. Bro, ito, structure natin, pito. This is 130,000 worth, mahigit. Magkano ba to? 130. One? O basta 130, bahala na kayo. Diba? 130,000 to bro. Dito pa lang may 10,000 ka na. Tapos may product kang worth more than 130. So, pag in-add mo yan bro, dito pa lang 140 plus na. Oh, kinukumpute nyo ba? Yes! Oh, to good news pare, pag sumali ka, gagawa tayo ng apat na grupo. Ang goal lang natin, makapag-refer ka ng apat. Kasi pag nakapag-refer ka ng apat, apat na gumaya sa'yo. Diba? Guys, pag pinagpipito kayo ng upline nyo, huwag nyo nga isipin na, kicheke ka kasi kaya ka nagpapapito. Hindi. Alam mo kung ba, kung ako nag-guide sa'yo, putya, hindi lang pito ang papapitohin ko sa'yo. Tatlong pito. Alam mo kung ba, tanong mo bakit? Nagawa ko na eh. Eh, ako coach mo eh. Saan ba kita dadal eh? Tapos gusto mo, barya-barya lang? 130, takot ka? 200 million, excited ka? Paano magtutugma? Kaya ako pag nag-present po ako ngayon, tatlong pito. 300? Ha? 390,000. Ibalik, back to the future tayo. Back to the future eh, no? Kunwari, no, babalik mo ako 8 years ago. Nagsisimula po ako kagaya nyo. Wala pa akong alam. Hindi pa ako ganito magsalita. Hindi pa po ako ganito kakumpiyansa. Wala pa po akong Ferrari. Wala akong kotse. Ibabalik mo ako 8 years from now. Tanong, magpipito ba ako? Yes! Hindi. Magtatatlong pito ako. Yes! Bakit? Eto kapalit eh. Magkano nilabas ko? 390,000? Magkano binalik? 1,000,000! Bawi-bawi na? Yes! Eto malupit. Nadamay ko pa yung asawa ko tsaka yung anak ko. Dinodrawing ko yun. Minsan literal, visual, talagang drawing talaga, tsagain nyo. Oh, tatlong pito. Oh. Bago natin papwestuhin yung iba, asawa mo muna, tas anak mo muna. Oh. Tatlong pito. Oh. Ito yung wife mo, ito yung first wife mo, ito yung pangalawa. Hindi, joke lang.
Sorry. Mali. Ito yung masa. Anak mo pala to, anak. Sorry. Namali. Hindi, titignan ko lang kung magre-react yung mga katabi nyo. Baka... Yung asawa mo, tas yung anak mo. Oh, guys, ito malupit. Ako nagko-coach sa'yo. Hindi ko papagawa sa ito. Nangyari sa akin yan. Tingin mo. Siyempre, bakit gusto ko mabilis si resulta mo? Bakit? Ako nagko-coach sa'yo eh. Oh, kaya hindi po porque hindi ako yung nagko-coach sa'yo. Feeling mo, di ba? Guys, tinatama namin yung structure mo ngayon pa lang. Oh. Fast forward natin. 5 years from now, hindi ka nag-quit. Yes. Nag-stay ka kasama namin. Ito good news. Ilan na kaya member mo? Possible kaya na lahat to maging member mo 5 years from now? Guys, may picture ba ako? Pa-picture ha? Ayan. Diba? Imagine mo 5 years from now, ganito karami member mo, left and right mo to. Si ma'am. Ma'am, dito ka sa pula. O, si ma'am. O, saan ka ma'am? Sa right, sa left? O, diba? Imagine mo, ito left mo. Ito yung right mo. Tapos naka-isang account ka lang. Ano kaya yaman? Ang sakit. Ah. Magagalit ka pa sa upline mo. Upline! Bakit di mo ako pinili? Sana pinasanla mo na yung bahay namin. Conviction yan eh. Tingnan mo ha, alam mo ba na marami nagko-quit pag maliit lang nilabas? Tingnan mo, hindi mo binibigyan ng oras kasi ang liit nang nilabas mo eh. Tama mali? Tama! Huwag ka na magtaas ng kamay. Oo, ikaw yun. Yan yung mga lagi may dahilan. Busy ako, apply. O diba, di ko yata linya to. Apply, wala akong oras. Apply, wala akong pera doon makalabas. Bakit? Ang liit nang nilabas mo eh. Okay. Bigyan ko yung ibang perspective. Negosyante ba tayo? Yes! Negosyante ka na ba? Yes! Kasi ako, negosyante na ako. Paano ka ba mag-isip ngayon? Empleyado ka pa rin ba mag-isip ngayon? O negosyante ka na mag-isip? O tingnan mo maigit ito ha. What if 1,000,000 yung nilabas mo dito? Tanong! Magkaka-oras ka ba? Tangina kahit huwag na tayong matulog. Basta makabawi tayo dito. Tama hindi? Tama! Oh. Subukan mo, 5,000,000 nilabas mo. Walang magpapahinga. Hanggat walang nahuhuling isda. Hindi tayo titigil. Kahit 2 lang yung downline ka. So, grabe! Hataw tayo guys! Dalawa lang nung makausap mo. 5,000,000 nilabas mo eh. Tama. Tama, mali. Tama! Ngayon, mapapatuloy mo, dito nilabas mo. Correct. Kasi kanya-kanya po tayo ng laki ng kawali eh. Nung nagsimula po ako dito, hindi po 7 account binili ko. Nung pwede pa yung maraming accounts, 31 accounts po yung binili ko. Oh. Bakit? Bigyan ko kayo idea. Alam mo bakit? Tanong mo bakit? Kasi may first experience po ako. Yung first experience ko, kumita po ako ng 6 million pesos. Nag-start po ako dyan, 23 years old. Nung lumipat po ako sa Royal, nasa 26 yata ako noon. 26, 27 years old ako noon. Grabe, second try ko to. Kasi nagsara eh. Nagsara po yung company. Ito good news. Kahit pa paano, hindi po ako na negative. Bakit? Kumita pa rin naman ako eh. Na-enjoy ko yung time freedom, kaya lang, alam ka naman ituloy ko pa, wala na akong kumpanya. Ay grabe, yaman po tayo dito, tayo-tayo lang.
Pwede ba yun? Di ba? Hindi. So, kahit gusto ko pang ituloy, wala na akong magawa. Kaya naganap po ako ng ibang kumpanya. And gladly, I'm so proud. I'm sure nag-guide po ako ng malupitan ni Lord. Kasi dito ako nadala. Kasi baka kung sa ibang kumpanya ako napunta, baka isa na rin ako sa mga katulad ng ibang networker na palipat-lipat, di ba? Buti na lang, sa Royal ako napunta. Hanggang ngayon po, this is my second company. Pangalawang kumpanya ko pa lang po ang Royal. And I'm so proud that I am part of Royal Business Club. Ha? Guys, 6 million pesos kinita ko. First time ko, wala akong alam, parang ikaw. Wala akong experience. Kumita po ako na 6 million, naranasan ko mag 100,000 per week. 12,000 po ako sweldo. Nangangarap lang ako ng 50,000 per month na additional income. Pinaranas po sa akin yung 100,000 a week. Ang direct referral namin daw, alam mo kung magkano? Kuwari, nag-present ka, nanggigil ka. Talaga, lawit-lawit yung dila mo. Guys, good news. Pag nakapagpasali ka, ang direct referral mo, kahit pito pa ang kunin mo, nung kausap mo, 500. Naka-excite? O, oh, kita mo, choosy mo eh. Bakit royal ka na eh? Grabe yung tipong pagod ka, napuyat ka, talagang hinintay mo ng madaling araw kasi OFW. Tapos yung sumali, pito kinuha, $5 nakuha mo. Eto good news, alam mo magkano pairing namin? Grabe, ang pairing namin, kada match, di ba magkano sa atin? 2-4, di ba? Alam mo kada match namin doon, 1-2. Imagine mo, sa ganitong marketing plan, gano'ng kasipag, ba't ko kinita yan? Ikaw, ang bagal mo. Ang laki ng marketing plan natin, babagal-bagal ka. Hindi mo minamaximize yung chance na ang laki ng marketing plan natin. Eto malupit. Sisilip ka pa sa iba. Maniwala ka sa akin, bago ko pa sumilip, sinilip ko na silang lahat. At Royal ang pinakamalupit sa lahat. Diba? Oh. Minsan natitake for granted natin kasi nandito tayo eh. Guys, ang Royal, makakuha ka ng 7 putya, 10,000 agad ang cheque mo! Wala kang pairing yan! Pag pumaris yung 7 mo, additional 16,800 yan! Guys, hindi ka pa nababaliw, 27 lang nakuha mo, meron kang 26,800 pesos! Tapos ang nagmamabagal ka? Kumpitin natin sa amin. Dati, wag na lang, kapagod. Basta mas maliit. Ang swerte nyo. 10,000 referral commission nyo, kapatid. Imagine mo kami noon, kahit 7 kunin mo, 500. Nakaka-excite? Kung naninega ka na ngayon, mas maninega ka dati. Kung nakasama kita dun. Pero baliw na baliw kami sa networking. Baliw na baliw kami sa kumpanya namin. Yung kumpanya namin, yung pinakamalaking kumpanya sa lahat ng kumpanya. Nagulat ako pagkakita ko ng Royal, may building pala yung Royal. Nag-gets nyo? Yes! How's your conviction? With your company, with your upline, with your belief system, with this business. Are you proud that you are a network marketer right now? Yes! Are you even proud that you are a Royalista right now? Yes! Proud ka ba na Spartans ka? Yes! Yes! Grabe, dapat proud ka. Minsan lang magkaroon ng poging apply na mayaman. Naka-online pala tayo. So, nagigets nyo? Ipakita nyo yung structure. Huwag kayong mag-drawing ka. Sino dito hindi nagda-drawing? Taas ang kamay, totoo. Sige, pag nagpe-present ka, hindi ka nagsusulat? Ha? Slides? O, tanong, kamusta energy? Baba, no? Ako, honestly, sa slides, okay lang sa akin yung slides, yung company, yung mga opening ng mindset. Pero iba pa rin talaga sulat, guys. Maniwala ka sa akin. Iba pa rin talaga sulat. Minsan, nagre-rely kayo masyado dun sa slides.
Nawawalan ka ng intensity. Tama, mali? Oh, ngayon, practicein mo. Subukan mong pag... Maglatag ka ngayon, gumamit ka ng band paper, lataga mo yung anak mo. Anak, eto ka. Kuha ka ng dalawang kaklase mo. Tapos baliwin natin yung nanay. Subukan mo. Ikaw mismo, mababaliw ka kasi nabivisualize mo eh. Compute-in mo din. Oh, for example, oh, isa sa mga nakakapagkandado ng deal, hindi pa siya kasali. Hindi pa siya kasali, di ba? Kaya nga nilalatagan mo eh. Hindi pa siya kasali, ginugolsetan ko na siya. Kasi magkaiba yung mindset mo, napapasalihin mo siya kasi kikita ka. Magkaiba yung mindset, napapasalihin ko to kasi paprajikin ko to. So the intention is different. The perspective is different. Pag ang goal mo lang, pasalihin kasi kikita ka, mababaw yun. Short term yun. Pero pag ang mindset mo, papasalihin ko to kasi paprajikin ko to, mukhang tamang tao pa naman. Tama? Guys, tignan mo, pag naglatag ako, apat ka agad. Apat na linya, buksan natin. Apat na pinto lang. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na grupo lang. Magkano kita mo? Imagine, hindi pa siya kasali, may goal setting na siya sa akin. Bro, alam mo ba, pag sumali ka, nagpito ka, gagayahin ka ng mga tropa mo. Oh, eto malupit, pag ginaya ka ng mga tropa mo, hahanap lang tayo ng apat na set of friends mo. High school, college, grade school, workmates mo, lahat. Apat lang. Ililinya natin ng iba-iba. O, oh, high school, college, workmates mo, kamag-anak mo. Oh, iiwalay-walay natin, may apat na grupo ka. Sa apat na grupo na yan, bro, pag nagpito yan, kasi ginaya ka. Pag ginaya ka niyang good news, may 100,000 ka na kagad. Oh, sino first time narinig to? Taas ang kamay. Oh, kita nyo, yung iba first time. Congratulations. Hindi pa siya kasali, may goal set na siya. Tanong, maglalabas ba ako ng 130,000 kung alam ko, apat lang kakausapin ko, mag-100,000 ako? Yes! Definitely. Let's go. Ang binibenta ko, hindi lang yung Royal. Ang binibenta ko, hindi lang yung networking. Ang binibenta ko, yung kikitain niya. Yes! Tanong, apat na tao, madali o madaling madali? Yes! Oh, sino po teachers dito? Taas sa kamay. Yun, ang daming teacher talaga eh. Spartans Elite DepEd. Joke lang po. No? Imagine mo, di ba? Oh. Apat na teacher lang na maglulong. Mahirap, madali? Yun totoo. Apat lang. Naka-seminar mo every year. Mahirap, madali? Natutunan mo na to, di ba? Natutunan mo. Kailangan excited pala. Kailangan excited. Excited ka. Kumuha ka ng apat. Madali? Madali! Madali lang. O, anong mindset? Simple lang. Kailangan mo ng apat. Apat lang din kinausap mo. Sasablay ka. Bakit? Numbers game to eh. Kung kailangan mo ng apat, ang mindset namin dun, pag nagpo-prospecting kami, when we're starting, drop zero. Pag sinabi kong drop zero, hindi yung apat gusto mong makuha, apat lang kakausapin mo. Mali. That's a very wrong mindset. Alam niyo kung paano po kami na mindset dati? Lalo na nung mga wala pang loan. Mano-mano po kami, mga empleyado, pinapagsanla namin ng cellphone tsaka ng ATM. Para lang makasali, ang hirap. Mano-mano, pa isa-isang account, masaya na kami. Kayo nga, meron kayong 7 accounts eh. Alam mo, ano mindset namin? Simple lang. Gusto ko ng apat na elite. Gusto mo ng apat na elite? Kailangan, 40 kausapin ko. Kailangan, 40. Para makuha ko yung apat. O, di ba? O, gusto mo sumali? Ayaw mo, okay lang. Gusto mo sumali? Ayaw mo, okay lang. Gusto mo sumali? Ayaw mo, okay lang. Gusto mo? Gusto mo? O, sige, sama ka na. Gusto mo sumali? Ayaw mo. Sige, bahala ka. Gusto mo sumali? Bahala ka. Gusto mo? O, tara.
Eh, ikaw, gusto mo sumali? Ayaw mo. Ayaw mo! Diba? Ang drama mo pa. Kasi best friend ko, apply. Eh, ano naman? Ang daming tao sa mundo. Tingnan mo yung Facebook account mo, ang dami. Ba't ka nalulungkot pag may hindi isang hindi sumali? Pag sinabing no, it means not now. Kaya dapat tuloy-tuloy ka lang. Pag hindi mo tinuloy, yung no na yan, no na talaga yan. Bakit? Kasi kakadrama mo, hindi ka re-resulta. Pag hindi ka rumisulta, guys, good news, hindi na talaga sasali yan. Oh, ayaw mo? Sige, ayaw mo, ayaw mo, ayaw mo, ayaw mo. Sige. Nakuha ko yung 4, may 100,000 ko. Kaya ko siyang balikan? Hindi ka sumali. Ito na, cheque ko. 100, no? Uy. Nagets, no? Ito na, oh. Sabi ko kasi sa'yo, pumwesto ka na, eh. One of the best terms. Positioning. Positioning is the key. Pumwesto ka na! Diskartehan mo na! Oh, isang malupit na pang-closing, gusto nyo? Overtime na yata ako. May pa ba? Okay lang ba yung mga sinasabi ko? Natututunan ko. Sinong natututo ngayong gabi? Taas ang kamay. Ginugutom na, taas ang kamay. Oh, hindi, ginugutom ko lang talaga kayo kasi naranasan ko rin yan bago ko eh. Gantihan lang to. Sabi sa aming speaker, huwag kang mag-alala, lilipas din yan. Okay. Ayan. Guys, tingnan mo to ha. Isa sa mga best na pang-closing sa pagdating sa positioning. Guys, tingnan mo to ha. Ito yung network mo ngayon. Lahat ng kakay mo nandyan. Kapitbahay mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaaway mo, kalaguyo mo, lahat. Kakulitan mo, kachat mo, lahat. Ka-churchmates mo, kapag katrabaho mo, lahat nandyan. Lahat ng kakay mo nandyan. Yan yung network mo. Nakikita niyo dyan?